Welcome back guys to my channel, mga ka-officialis natin dyan. Na ako nakapag-outro ka nandun sa nakaraang kong vlog, and ganito pa rin na nangyayari, no? Pang part 2 ng aking quarantine vlogs is ito. Nandito ako sa taas, nagsa-cellphone, naglalaro ng Minecraft, and then ngayon, ang ulam namin, share ko lang, sinigang. Kaya mapaparami na naman ako ng kain. And then later, magkakaroon kami ng prayer and fasting. So yan ang mga daily routine ko na ginagawa. At dun sa mga nakabasa ng aking message against dun sa COVID-19, legit yun. And from the heart ko yung sinabi ko, mag-ingat po kayo. Dun naman sa ginawa kong iwas tips for the peeps, yun naman ay suggestion ko lang. Pero kung ayaw yung gawin or gusto nyo yung sa inyo, okay lang. Pero yun yung ginagawa kong daily routine, base. And doon naman sa mga nagpupumilit pa rin, ha, nagpapasaway pa rin, no, na lumabas, kahit wala naman talagang ginagawa, peace lang. Hirap na hirap po ang mga frontliners po natin para lang mapagaling kayo, lalo na yung mga health workers natin. Tapos, yung iba labas pa ng labas, hala, sige, lumabas kayo. Sabi ko sa inyo, pag yan, nagsawa yung mga frontliners na yan, kayo magpagaling sa sarili ninyo. Ba ang hirap-hirap gumawa ng ano, ha, ng paraan dyan, ha. Yung sa ibang bansa nga po, share ko lang, sa Italy, umiiyak na yung presidente. Buti may presidente tayong ano, ha, kursigido. At syempre, yung talaga namang ginagawa niya ng paraan, tapos kayo, nagmamatigas pa kayo, no? Buti sana kung mayamang kayo at may vaccination area kayo sa inyong mga bahay. Eh wala, kaya wala nga daw lunas, pero ngayon, meron na daw. Kaya dun sa mga nagpupumilit, peace lang, ha, peace lang, huwag nang magpamatigas. Dahil kami nga dito, eh, naka-home quarantine. Yung iba naman sa inyo, hala, sige, bike, hala, sige, lakad pa dun, no? Magsha-shoutout ba ako? Marami akong makilala na malabas-labas pa rin. Kaya tigil-tigilan ako ng mga, ano, nabibis mode na naman po ang inyong lingkod. Kaya sinasabi ko sa inyo, keep safe na lang at mag-home quarantine. May social media naman, nandiyan si TikTok, si YouTube, marami pang iba. Or gumawa kayo ng kaliw-aliw, household chores, yung mga bantugan dyan, shout out. Gawin natin yung mga trabaho hindi nagagawa. Ako nga lang, tingnan mo, speaking of haircut naman, hindi pa nga ako makapagpagupit sa sobrang tagal na ng home quarantine. Oh. Ayan, oh. Hindi pa ako nakapagupit, ang kapal-kapal na. So, hindi natin alam, kaya huwag kayong magmadaling lumabas ng lumabas. Nasabihin nyo na ganito-ganyan, na okay naman, hindi ka naman tatablan. Eh, hindi pa rin natin alam ang kasiguraduhan niyan kung paano umatake ang COVID niyan. Kahit nga mga ating mga naglilingkod, eh, natatamaan pa rin. Iba kasi matigas pa kasi ulo yung sino-sino mga kinakausap. Tulad niyan, trending sa social media, yung isang senator na nagmatigas pa, lumabas pa talaga, ayan, natamaan ng COVID. Sabihin, binabash. Anong hindi ibabash? Eh, gumawa nga ng ano, sinabi ng huwag lalabas, mag-quarantine na, nagmatigas pa. So, ayan na, huwag natin tutularan yung mga ganyang politician. Kasi, hindi talaga, ano eh, feeling ano, sasabihin huwag gawin ito, pero sila gumagawa. Such a hypocrite po yun sa atin mga ka-officialis. Kaya yung mga officialis dyan, mga tunay na dakilang officialis, itigil nyo na po yan. Ito na po tayo. Sunday na po. Bagong ligo po ang inyong lingkod. Hindi na ako nakapag-video kahapon dahil sa daming ginawa ko mga errands pa. Ngayon naman, sabihin ko naman sa inyo yung mga cases dito sa amin sa Cavite. Umabot na po sa 1K, kinalulong ko po. Pero hoping pa rin kami na makakaligtas yung iba doon. Pero thankful pa rin dahil minimal lang yung namatay, pero sadly pa rin yun dahil
maintindi talaga tong COVID-19, lalo yung mga senior citizens natin na puro talagang mostly sila yung nababalita, lalo na sa amin dito sa Ibos, taga-Ibos po ako, talagang matanda yung dalawang huli kong update na nagkaroon ng quarantine ng COVID-19 positive. Kaya doon sa mga ibang lugar dyan, sa mga matatanda, huwag nyo na pong palabasin ang mga inyong mga lolo't lola. Huwag na pong magmatigas yung mga kabataan dyan. Lalo na din sa mga ano, sa mga gustong gumala ng gumala, wala nang igagala dahil ay nag-lockdown, no? Then pasok din natin yung ito, isa. Kung napapansin nyo sa Facebook, uso yung rambulan, online rambulan, ayan. Merong isang school talagang sineryoso talaga. Nakita nila, siguro may nakapag-report sa kanila, isang sa discipline office, na magkikita daw si yung pagbalik daw ng klase dahil nga dun sa nangyari na online rambulan yan. Pero, minsan kasi, abusive din tayong mga millennials, lalo na yung mga late boomer ba? Tama. Dun sa mga new gen, after namin, ako, batch ko, basta, dun sa mga bago ngayon, no, yung mga millennial talaga, yung ilang mga pinanganak, akala mo kung sino na. At mas marunong na sa aming mga talaga namang mga 90s, mga batang 90s kung tawagin eh. Kasi pinanganak kami 90s, iba nakaranas ng ibang full pista. Sila hindi lang naabutan yun, tingin nila doon corny. Ang humaba na, napapunta na doon. To make the story short, yung alam niyo yung keyboard warrior, ganun sila katitindi. Pati sa pagsuway dito sa huwag nang lumabas, lalabas pa din. Nakita ko yan, nakita ko kayo sa ano, ha, post ninyo, ha, sa labas pa kayo. Diba, labas pa more at tigas ulo pa more dun naman po sa mga lalawigan talaga na nagpasawa sa mga bayan na nagpasaway talaga. Top 3 ang aking lungsod, Imus, tigas ulo pa more. Sinabi ng curfew tayo, may curfew ng 8 p.m. to 5 a.m. Talaga nagmamatigas, sige lang. Ako, tigas ulo pa talaga. Kaso kung kaso, sabi ng aming go. No? Wala man, mahirap bang sumunod? Ang saya-saya kayo dito sa bahay, marami kayong dapat gawin, marami kayong dapat sikasuhin, marami kayong dapat gusto nyong gawin. Pati online classes nyo, pati nga online classes, nire-reklamuhan pa ng iba dyan. Although yung iba talaga walang internet, edi share nyo na lang ng ano, kung magkita kayo. Yung iba naman sa amin, sa pagbalik na lang ng klase ipapasa, which is okay lang din. Pero okay rin kung ipasa mo, why not? Nasa inyo naman. Yung iba nagre-reklamo pa. Mas mahirap nga doon kapag doon nagkaklase, talagang pasa kung pasa. Dito, magagawa mo ng ilang araw dahil sa nangyaring enhanced community quarantine. Kaya doon sa mga nagre-reklamo mga estudyante dyan, at mga ka-opisyalis ng estudyante pa, shut up. Yun lang masasabi ko. Shut up na lang at gawin nyo na lang yung pinagagawa sa inyo ni professors nyo or ni teacher nyo. Yung mga senior high school yan. Senior high school pa lang. Yung mga reklamo, akala mo, college na. What more naman kami, hello? At yung mga graduate students. Isip-isip nga kayo. Ito, no offense naman to sa mga, ano eh. Alam ko, marami pa rin dyan mga masisipag na senior high school students. Pero, yung iba dyan, demanding na lang. At para magkaroon din kayo ng interest at magkaroon din kayo ng idea para sa inyong home quarantine, eto. Tingnan nyo itong mga clips na to para makatulong sa inyong home quarantine.
At yun lamang po mga ka-officials. Thank you for watching this video. I hope safe pa rin kayo. And lagi mag-iingat. Kung lalabas man kayo, utusan kayo. Make sure nadala nyo ang inyong quarantine pass. Kamas kayo. At naka-jacket. Para cover na cover talaga. Mabuti ng sure. And like, comment, and share. And subscribe sa aking YouTube channel kahit alam kong iba sa inyo, aboridong-aborido na, wala pa rin, boring na. Enjoy nyo lang yung nasa bahay kayo.